kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi mo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo na talaga ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. In an industry where beauty and talent matter, she reigns supreme. A multi-platinum recording artist, a top concert performer, an award-winning actress. Ano ka doon sa tatay mong Amerikano? Dahil sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ko sa'yo. Your time is up. As she celebrates her 40th year in show business, she remains a class act. Truly unequaled, remarkably unparalleled. Inimitable. Incomparable. Simply divine. She is Zsa Zsa. Mga kaibigan, wala pong iba kundi ang divine diva natin, Miss Zsa Zsa Padilla. Hi! Nakatakos ako. Grabe naman ang intro na yun. Hindi, totoo naman. Nashock ako. Thank you for having me. Thank you for being here. Miss Zsa Zsa, I would like to take the opportunity, firstly, to thank the people who own the Redwood Cafe and Art Space. Thank you to Alvin Pua. Alvin, maraming salamat for having us here. At sana sa mga susunod pang vlogs. Zsa Zsa, you belong to a big family. Yes. Of artists, actors, kilalang kilala, respetado sa industriya. Was it an advantage or a disadvantage to you? When I was younger, medyo chubby ako, na cute. Gustong-gusto akong kunin sa mga commercials. Wala naman akong interest umarte, can you believe that? But of course, I grew up na alam kong artista yung papa ko, nagre-referee siya. Madalas sa mga probinsya pa noon, umuwi siya, ang talent fee niya noon, mga manok. Ang cute! Parang doktor din, ganun. Diba, minsan nag-uwi ng kambing, ganyan. So, may uncle ako na na director ng mga commercials. So, kinukuha niya kami. Gusto nila yung pupunta sa bahay-bahay, magiinuman. Tapos, pakakantahin nila ako. So, nung araw pa talaga? Nagigitara, tapos sasabihin nila, sa, tawag sa akin, sa. Kanta ka naman. Tapos, gusto ko yung mga Blue Bayou, yung mga piyesa ko. Uy, gusto ko yan. Linda Ronstadt. Ano lang naririnig ko. Pero unang-unang idol ko, Carpenters. Really? So, ganun, nakukuha ako sa mga commercial. Tapos, yung aking uncle naman na si Bebong Osorio, siya din kinukuha niya ako mag-artista. Kung saan siya, assistant director, ayoko din. Ang inclination mo was music ever since. Yes. So, talagang gusto kong music. Kanya lang, kinukuha ko mag-commercial, mag-artista. Because you had the look and you still have yes, the looks. I think I had the connection. Ganyan. Yes. Parang, pwede kang mag-beat player. Sa bagay, nandun na yun. I think yung yung personal ambition. Mm-hmm. Kasi nga, katulad ko noon, nabigyan na ako ng break na ganun. Mm-hmm. Ayoko kasi mareklamo ko. Bakit ganun? 200 pesos lang ang bayad ko buong araw. Buong araw, naghintay ako. Wala naman, parang passersby lang. Walang linya. Di ba kung magkakaroon ngayon, nag-attitude di ba? Parang yung kapatid ko, nag-try. Doon mo malalaman, talagang walang hilig. Later on naman, si Tito Beko sabi namin, may asawa na ako noon. Naghahanap ng female lead yung hotdog band. Mag-try ka. Yes. Oo. So ayun, napunta naman ako. How was it being the female vocalist of actually, only for short while lang kami kasi napaka-naive ko pa noon. Sabi ko, ang galing ng hotdog, ang ganda ng mga kanta nila. Magre-recording kami. Wow, exciting! E di may sinulat silang kanta. Recording. Kinagandahan ko yung pag-deliver as best as I could, no? Tapos biglang sabi, gawin mo to ng parang olive oil ang boses.
Talagang kumuhong mundo ko, sabi ko. Hindi ko naiintindihan kasi novelty yung kanta. Pero ikaw naman, syempre siya, beat. Yung person careful that pinutok. Careful, alam mo. Gusto niya kasi ganun yung tono. Syempre, talagang, careful. Ginagandaan ko pa. Siya, gawin mo parang olive oil. Wow, sabi ko, ba't ganito? Hindi ko naiintindihan. And then of course, sa pagka-naive ko at bago ako sa industriya, sabi nilang ganun, kakanta tayo, magre-rehearse tayo, kakanta tayo sa circuit disco. Nang hayat. Wow. Bakit? Hindi ko naiintindihan pwesto. Eh, siyempre, ito na naman ang reklamador ako nung bata ako. At ako, bakit ganun? Kakanta ako ng alas 9 ng gabi. Sino ba manunood? Sabi ko, siguro parang ano din, mapapansin din ako para maging soloista. At yun na ang nangyari. Later on, na-discover ako and, you know, rest is history. The rest is history. It's 40 years. It's been, wow, no? How time flies. Misha, totoo ba na parang you were kind of like tomboyish when you were young? Yeah. From super tomboy ako nung bata ako, naglalaro ako sa kalye, sa kanal, tsaka ano, maakit ako ng mga bubong. Yung favorite kong taguan. Pagpapagalitan ako ng mama ko, dadaling ko yung, ano ba naman yung mga toys ko, kung ano-ano lang yun. Misha, she is quite busy now with their farm. Mm-mm. Casa Esperanza. Yung Buhay Probinsya. Buhay Probinsya, yes. Sa Quezon. Nakikita thank namin you. Yung other side mo, Misha, na yung that you're adventurous, that you're not afraid to touch soil. Mm-mm. You know, you're not afraid to make yourself dirty. Mm-mm. Nakaka-refresh, refreshing. Mm-mm. Madam, mm-mm, may buzzer question para okay sa'yo. Okay. Hello, Shasha! Si Ray Barrera, di ba? Oh, yung dati mong boyfriend. Oh, wow! Hoy! Ano, may tanong ko para sa'yo. Naalala mo nung araw, kayo palagi pinagkukumpara ni Uli Desma. Tanong ko sa'yo, dinibdib mo ba yun? Naapektuhan ka ba? Meron bang rivalry talaga? What? Pakilinaw ka. Aba, talaga naman. Dinibdib ko ba nung bata ako? Kasi syempre, ako yung mas bata, you know? Ako yung mas bago dun sa industriya. So, first time actually na nakita ko siya, napagkamalan niya akong anak ni George Canseco, hinawakan niya akong gano'n. Siyempre, idol. At isip sabi nagandahan siya. Luwak niya yung mukha ko, ayoko nang ano, hugasan. Kala niya ako yung anak ni George. Sabi ko, kamukha ba? Parang hindi naman, malayo. Ayun, so after nun, I worked with her sa isang Best of Manila yata. Para, unfortunately, wala kaming number together. So parang bitin. So later on, of course, through the years, and we came from the same management, si Sandra Chavez. Mm. So, di Sandra Chavez. Naririnig ko na parang kino-compare kasi kahawig yung boses. I think because also we had the same idols, si Barbara Streisand at saka si Diana Ross, ganun yung mga placements ng boses. So kung nagkakaroon ng inadvertently may competition. Oo, pero siguro. Pero not between the two of you. But whatever it was, kung ano man yun, ako kasi hindi ko masyadong maramdaman dahil ako yung bata. And I was very, very respectful to people ahead of me. Kasi sobrang iniidolo ko sila, Pilita Corrales. Noon, pag nakakasama ko sila, ganun din ang feeling, kilig na kilig. Sinali ko pa yung, dito ba? Natalo ako. Sumali ako sa competition sa St. Paul. We had the same piece. I don't know naman why they allowed that. Pero yung kalaban ko, with production, may ilaw. Sabi ko, ba't ganun? Ba't kanya? May ilaw-ilaw sa akin kung ano lang. Siyempre, yung mga experience na ganun teaches us, di ba? Parang talaga. Just be sport kasi correct. Parang alam nila na mahilig ako kumanta. And of course, when we got to do Diva to Diva. Sabi ko, this is what it's like working with one of your idols, hindi ba? Misha, you married quite young. Looking back, what has it made you become? A better mother, hopefully, to my other children. Kasi syempre, ang daming learnings nun pag 16 ka, sa first child mo.
And then of course, naghiwalay kami noon. So that has brought before so much trauma in our lives, no? But I'm so glad na I made a promise to Karil kasi before she got married. Yun lang ang hiningi niya. Na parang, Mama, sana ano, maayos na tayong lahat. Aww. And so when I walked down the aisle with my ex-husband, sabi ko sa kanya, forgive and forget. And he said, yeah, ganyan. He was just nonchalant about it. Pero sabi ko, and I really meant it. Mm-hmm. So, wala akong, alam mo, dati, wala. Wala akong ganun. Parang gusto mo palang mag-isip na, dati, ito yung nangyayari. Stop right there. Pinangako mo yan. Tapos na yan. And it's respect. So nice kasi, yeah, magkasama na kami dun sa casa, the vacation there. Kasama sila Karil. Nakakatawa. Tapos kasama rin si Conrad. Alam mo yung ganun, yung parang, ay, wala na, maluwang na sa dibdib mo, natapos na yun. Sasha, 40 years in show business. What are the good and not so good things showbiz has done to you? I think when you're younger, you value your privacy. Mm. So yun lang naaalala kong parang, ay medyo parang walang privacy, di ba? Lahat ng, kahit saan ka pumunta, sisilipin yung ginagawa mo or chichismis ka. Yep. Pero later on, I was growing up in the industry, na-realize ko na talagang mas mahirap yata talagang hindi ka pag-usapan, hindi ba? Hindi naman sa sinisik mo yun, hindi ba? Hindi mo naman hinahanap na pag-usapan o gagawa ka ng kachismis-chismis, hindi ba? Gagawa ka ng issue para mapag-usapan. Oo. Kumbaga parang, na-realize ko na parang yun lang medyo nahirapan ako nung nag-uumpisa ako. And another thing is, syempre, pagbata ka, naive ka pa nga. You feel that everybody wants the best for you. Everybody's rooting for you. Pag nag-uumpisa ka, ganun eh. Mm. And then comes a time na sumikat ka, people will put you down. Yan, dumadating na yun. So, that was a harsh realization for me na parang, pati na gagawin yun. Pwede naman silang sumikat on their own. Bakit kailangan apakan ako papunta doon? Yun hindi ko naiintindihan nung una. Ba't kaya ganun? So, the best talaga is not to fight back eh. Just let it happen. Parang, sige. You know? Sige, kasi syempre isang learning din sa akin yan. When you defend yourself too much, you're defensive. And then parang, bakit? So natutunan ko rin yun, especially about people wanting to put you down. Sad as it may be, talagang kailangan nating harapin din eh. Pero, aminin ko, masakit talaga. Diba? May kirot na naman siya. May kirot din talaga. Mm-mm. Kasi parang, ano, ang dami kong show, ano, ang dami kong concert, busy-busy, andiyan kayo, tapos, ayun. But so, then, but there's a period lang, in my experience, na parang, oh, sige, tampo ka ng konti, tapos, tama na ha. Anyways, buzzer question number okay. 2, madam. Okay, alright. Hi, Sasha. This is Jojo Gabinete. My question is, naranasan mo na bang ma-disrespect sa industriya at sa personal mong buhay? Paano mo to na-handle? Oh, yeah. I remember an instance na nagko-concert ako na hindi kami naka-start on time. Nung araw kasi, pag may aberya, hindi ina-announce. Hmm. Like, we'll be starting in a few minutes. There's some technical difficulties. Please bear with us. Walang ganyan. Aba, nag-concert ako. Ako naman nasa likod, naghihintay din. Di ba naman nangyayari? Eh, kasi yung amp ng bass player nasira. Yung naghihintay ng replacement. Philippine Plaza, daming tao. My goodness, Philippine Plaza. Siyempre, busit na yung tao. Para kang papakain sa leon. Pagkaharap ka ng ganyan. It's so difficult. So, ako naman, pagka ganun ang nangyayari, magpapatawa ako, di ba? Kaya lang, makakanta na ako, start na kami. Sabi ng isang alak, tumayo, you're late! Oh, jeez! Talaga may mga diba, again, defensive ka. Siyempre, sabihin mo na, oh, yeah, you're late! Hindi ako makasalita. So, until of course, later on, it just turned into a joke na pupunta ako dun sa side nung ali. Takot ako, natatawa na yung audience. Pero in the beginning, I felt that, you know, ganun sa harap.
may ano talaga, animosity, talagang galit diba? Sa akin. Blame it on the performer. Ano, siyempre, yung mga nahihipuan tayo sa mga crowd, ganyan. Yeah, mga ganong instances. Tapos meron ding isang ano naman na parang private na pinahinto ako habang kumakanta. Oh, no! Kasi hindi daw dapat kantahin yun. Na-shock na lang ako. Eh, ni-request yun ng production. Hindi, ano siya, parang kamag-anak siya nung... Producer? Hindi, nung kinakantahan. Ah! Nagalit siya. Actually, I didn't really handle it very well. Kasi nagalit ako talaga. Hindi, kasi naman siguro... I felt so insulted. So, tumalikod ako, pero... Pasensya na, nagmumura talaga ako. Eh, kasi naman... Nagmumura ako habang umi-exit ako. Hindi naman sa ano pa man siguro. I mean, ikaw ba naman out of the blue sasabihin sa'yo, don't sing that! Ganun. Why are you singing that song? Don't sing that! Stop it! Ganyan, talagang... That was rude. Oo. So, medyo... Pagtalikod ko talaga, may orchestra pa noon, pagtalikod ko talaga. Magmumura ako talaga, sabi ko, wow. Sobra, but I know better to put my mic down. I've trained myself because I could say worse things with a microphone. Nakakaganti ka talaga eh, kung gusto mo. Pero ba't ka palaban, diba? So, kailangan bigyan mo pa rin kahit papaano yung okasyon ng respeto. Respect. So, binababa ko yung mic ko. Divine Diva is the title that we have given you, your fans. So, sabi ko, my God, parang pag-divine ka, hindi ka pwedeng magkamali. You have to be very proper. Hindi ka pa pwedeng mapag-skandalo sa isang lugar or, di ba? Parang... Iba rin ang connotation ng divine eh. Totoo. Ang nagbigay sa akin ng title na yan si Martin Yavera when we had a concert in Araneta Coliseum. Divine kasi Madness. Kasi naman, Sasha, syempre ikaw ay sikat na sikat. Aminin natin yun. Marami kang impersonators. Na-offend ka ba o natutuwa ka na may mga, how do you feel about it na may mga nag-impersonate sa'yo? Ako nakakatuwa. But my father asked me a question. Sabi niya siya, bakit nanginginig yung bibig pagka, mga ganun. Hindi naman nanginginig yung bibig mo pag kumakanta ka kasi literal niya talagang it. Alam mo, sorry siya, natawa ko kasi may nakita ako. Marami talaga. Kasi... Sabi ko, Papa, napaka-prominent ng lips ko. Hindi pa uso yung thick lips, di ba? Sobra, lalo na bata ako. Kapal na talaga. Pantay na pantay sa lower. Ganda so sabi kaya. Ko, kasi para ma-emphasize yung lips. Kasi hindi naman ako magalaw. Wala naman akong ibang ginagawa sa stage, di ba? So, ang mata eh. Pag ini-impersonate ako, yun na lang. Kahit na. Umalam pa. Ikaw pa. But it's funny. It's meant to be. So it's not insulting kasi nga, at least na-impersonate ka pa, diba? Totoo. Ganun yung sabihin na pina-admire ka. Kamusta ang buhay pag-ibig, Shasha? I hope your mama ask him. Okay naman. We're just, I always say that we are a mature kind of love. I'm just very happy that I found someone that I want to grow old with. Who's a little closer to my age, diba? We're 9 years. Actually, he's still 9 years my senior, si Conrad. Buzzer question, madam. Okay. Hi, Sha. Hi. Here's my question for you. Ngayon, what do you know about love for sure? Thank you very much for that question, boy. Love is just... It's very complex, eh. Ang love, complex. I agree. Hindi mo pwedeng sabihin na... Ano, kasi sa edad ko ngayon, I don't need to be in love like a teenager. You know, I don't need to be, parang it's no longer about passion. Ang bata kayo nang hinahanap mo, yung talagang romance. Papatibok na, marinig mo pala yung pangalan, di ba? Talagang tumitibok na yung puso mo, talagang gusto mo na siya makita. Hindi mga ganun, this is more for companionship. That I agree. You know, parang kailangan alam mo na nandadyan siya. Kahit anong mangyari. I totally agree with you. And of course, love for my children, it's different and will always be constant. Kasi sa kanila naman din, kahit na anong mangyari, ang lawak ng pasensya sa kanila. Kung kay Conrad, medyo
mahaba pasensya ko sa anak ko siguro 1,000 times more. Diba? Infinite, ano? Infinite talaga. And ayoko nagtatampo sa kanila. Maaring magtampo ako ng konti, pero yun yung sobrang pure na pag-ibig. Misha, throwback pictures tayo. Okay. First picture. Oh, yeah. I was named after my mom, Esperanza. And sobrang tangos ng ilong ng mama ko. Parang kay Gloria Romero. Pero ang ganda din ni mama. Oh. Yung mom ko, nung maliit ako, akala ko secret artista. Titingin ako sa mama ko, sabi ko, ang ganda na mama ko. Imposible hindi siya artista. Siguro pag natutulog ako, nagsishooting ang siya. Ang cute naman. Yeah. What do you miss most kay mama? I miss her all the time. I try to call her. Nag-Alexa kami with camera. Uupo siyang ganyan. Chismisan ganyan. And I miss her company. She's so fun to be with. She's full of joy. And she's probably the most positive person in my life. And palagi yan ganyan. Sasabihin lang niya, everything is gonna be okay. Aww. Yun ang kanyang mantra. Sa dami ng surgeries ko, siya talaga ang palagi kong kasama. Next picture. Ayan, ako naman yan. And that's Kirill. Ayan ang 16. Oh, neneng-nene. Naka-duster. I remember her smell. Distinctly, yeah. Mahilig ako sa bata eh. Inalagaan ko lahat ng pamangking ko. I think it was my ex-husband, M, who took this photo. Ganun din, Sharon Cuneta, larger than life. Nag-guest kaming dalawa sa concert ni Gary Valenciano. First concert niya sa Araneta Coliseum. Naalala ko sa dressing room, may bit-bit siya mga cabbage patch dolls. Sabi niya, gusto mo, binigyan ako. Bangbongo ng cabbage patch, diba? Ako naman, oh my God, Sharon Cuneta. Parang hindi ako nilalapitan, bakit? Ganun. So, you know, and then we just hit it off. Siyempre, pagkausap mo siya, no, hindi mo rin alam na paano ba siya magtrabaho? Parang, kikwentuhan lang kayo, mamaya nagmo-monologue na. Sabi ko, wow, ang galing, ang husay. And you've been friends with our beloved Sharon Cuneta for how many years now? Oh my now? God, nearly 40 also. Mm-hmm. Ito po? Yan, recording ko na nandun si Kirill. I don't know if she recorded something with me here. Zsa Zsa, do you realize that your face there looks like your face now? You haven't changed. Yung mata ko nag-iba, hindi po na-operahan ang mata ko. For real, this is walang halong ano, wala siyang surgery pero nag-deep set siya. Kasi dati, ang hirap-hirap makeup pa ng mata ko, sobrang droopy niya. Tapos ngayon, wala siyang talukap, wala at all. Zsa Zsa naman, si Miss Zsa Zsa, hindi mahirap makeup, ang dental lang beautiful ka. Next picture. I don't picture. Know if this was taken in Melbourne. I think this is in one of my favorite hotels in either Sydney or Melbourne. And fun times, yeah. I may say, so parang nakikita yung bond ninyong mag-iina. Yes, oo. You're so close. The last time we bonded was during the wedding of Coco in California. Zsa Zsa, do you miss your kids? No, all the time, but we're in constant communication. Very blessed women, ano, that they have a mom like you. And this is Dawn. More. I don't remember where this photo was taken of Dawn. Mga hair! Ang hair namin! But we worked together in Viva. Miss Zsa Zsa, yung mga buhok natin ngayon, yung mga lionesa. Yan, ganyan yan. No? At saka may iilang bangs. Ewan ko, hindi ko naman yata binibilang yan, no? Pero yung lioness hair. At saka yung makeup talaga buong mata. Miss Zsa Zsa, ikaw yata nagpauso niyang look na yan. Yun, oo. Tawag nga nila lion hair. I don't know, lion mane. Maybe because it was just so big. Pero ikaw lang ang nakaka-carry. Kasi ako, trinay ko yan. Meron ako yung always Snooky nung araw sa channel 2. Yes! Tapos, yun nga, ginagaya ko yung mga main mo na gano'n. Pero hindi carry eh. Huwag ako bakit eh. Parang iba eh. Tapos para tayong mga lollipop. Kasi diba, ang papayat pa natin noon. Tapos ang laki-laki ng buhok. Ganun ang uso noon. Guys, payat din kami noong araw. 22 ang waistline ko noon. Huwag diba? Ka. At ako rin noon. Oo, oh, diba? Miss Zsa Zsa, ano itong picture na ito? I don't recall where this was taken, but probably pagod na kami. One of those mga trips to Disneyland, Buena Park, ganyan. I think that's Nicole. That's Coco. I think she was wearing my hat. Cutie at ewan ko ano yung hat ko na yan. Fun times. Ayan. That's my 40s stage. Alam mo, pag ang babae ay umabot sa 40,
Yan yung time na gusto niyang ipakita sa sarili niya at sa mundo na may asing pa ako. Wala and I'm glad masabi. I did that. Kasi parang, para masabi ko sa sarili ko na, ay, yeah, there's proof. May proof, di ba? Na once, naging ganyan din ang aking body, hot rocking body, and nako, ang daming oras sa gym niyan. At proper diet. Pero achieve. Nagsawa ako sa salmon and lamb. Oh. Pero, I no longer aspire to be sexy. I just want everybody to know, I want to look presentable. Kasi naisip ko, magsi-60 na ako, senior, gusto mo bang marinig na ang sexy mo? Awkward na eh. Ang sexy mo, ha? Huh? What? Oh, weird eh. Oh, nga kasi ayaw mo na marinig yun eh. Gusto mo lang, uy, okay ka sa age mo. Oh, you don't look your age. You look younger than your age. Yun yung mga complimentary sa atin. That's diba? True. Na pag sexy, parang medyo, may, there's something off about parang, it. Parang, huh? Diba? May ganun eh. And, you know, totoo po yun. I don't aspire to be sexy. I just want to look presentable on stage. We owe it to ourselves at this age, nakaabot tayo ng ganito, to better take care of ourselves. Madam, ito po, malapit. Laki, meron ka na namang pag-imit. Dito po sa aming maliit na tahanan, my friends, alam niyo na ito, meron kaming pick a name. Pick a name? Ay, sino yan, madam? Love ko to. Gary Valenciano. He was my singing partner when I was starting in the business kasi pareho kami ng management team dati. So we were paired together para merong may panlaban kay Martin Pops. But of course, iba yung samahan ng dalawa because eventually, nag-boyfriend-girlfriend sila and then of course, they married, you know? Kami naman ni Gary, we were so close, we liked so cute. I can't think of my career also without having to think of Gary because he was so much a part of it. Pops and Martin. I'm so glad that I'm closer to Pops now. I've always been closer to Martin because of probably the team ups also because right. We had shows together. Nag-pandemic kasi, niyaya kami ni Regine. Kaya meron kaming hanash girls. We just talk you. About our mga hanash sa buhay. Oo, si Jaya, ay, yun, ah. Si Pops, ako at saka si Regine. Ang ganda naman nun siya na meron kang group na there are moments na hindi kayo artista, hindi kayo celebrity. Kumahanash lang kayo, madam. Oh. Eric Kizon, ayan. Eric was my crush in showbiz. Sabi ko, ang guwapo naman nung anak ni Dolphy. Guwapo naman Eric Kizon, model. Guwapo. Ito, isa pang trivia. My very first boyfriend looked so much like Rolly Kizon. People come up to me and say, hey, naging boyfriend mo si so and so. Sabi ko, yeah! I think I had a crush kay ano nun. Pero, ang cute-cute niya. Hirap magbanggit ng name kasi nung nakita kami, ang awkward tuloy ng tingin niya sa akin. Francis Magalona. Sabi ko, cute-cute ni Francis. Kamag-anak namin si Francis. Yeah, kasi sobrang close niya kay Dolphy. But it was just like, who are your crushes? Yeah. So, ganun. Pero totoo lang, crush ko din si Eric. Mm-mm. Now you know, Eric, ano yung mga payakap-yakap ko ng mga panahon ng inagaw mo ang lahat sa akin. Oh my God, kinikilig-kilig ka lang yes, secretly. Yes, of course. May siya. Napakabait niya sa akin nung buong time na ginawa namin yung movie na yun. Okay, Lani Masalucha. I miss Lani, actually. I haven't seen her in a long while. So, she was really spectacular. I didn't actually see her before we had a concert together. But when she started singing, sabi ko, wow, this lady has really got talent. She's got loads of talent. So, I miss you, Lani. Regine. Well, I think a lot of people already know Regine inside out. She's also very true. What you see is what you get. Transparent. Very, very transparent. And she's very thoughtful. Very kind. Not a mean bone in her body. She's somebody that you can rely on. We also did Divas for Divas. So, marami na rin kami nagawa together. And she's so, ako nakatrabaho ko na si she's very giving. Regine, napaka-generous. Mm-mm. You know, when I was younger, sabi ko, you know what, Regine, before you had this glass house, I dreamt of you in a glass house. And sabi ko, I visited you and you were in a glass house. Tapos siya pakimanifest nga ng mini-happy house. Baka magkatotoo, madam. Dapat mapanaginipan natin yan, di ba? Last question, madam. Okay. Kung may itatanong ko sa akin siya, ano yung itatanong mo? Sa dami ng pelikulang ginawa mo since 3 years old ka, ano pa ang proyekto na
parang inaasam-asam mong mangyari na hindi pa nangyayari at dapat mangyari sa iyong career? Ito siya. Gusto kong magteatro. Oh! Mm-mm. Yan ay isa sa mga bucket list ko. Gusto ko na habang ako'y nakamulat pa mga mata, wow, drama! Gusto kong makapag-perform sa theater. Yan. Kung halimbawa, Miss siya, by God's grace, mangyari yun. Tapos, sana maulit pa. Maging busy rin ako kahit papano in my old age sa theater. Wow, I would love it's that. It's very fulfilling. Si Karil is doing very well in theater. Yes, and it's I her know. It's her love. Oh. Abangan nyo, friends. Meron kami ni Misha na something international. Yes. Abangan nyo very, very soon. Yes. Speaking we work together in a project. Yeah. Words to ponder. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen. Madam, I would like to present to you. Thank you. Thank you so much. Oh, that's so sweet. I hope you like them. Yeah, I love flowers. Thank you. Talaga, thank you very much for giving me this time of day. At saka, alam niyo po, gusto ko lang sabihin na, oh, nagulat talaga ako kasi walang effort talaga yung pag-invite ko kayo, Misha. Thank you talaga. Thank you. I would also like to thank my sponsors who have been here since day one. Apostol Dental Clinic for my smile. Thank you very much po, Apostol Dental Clinic. Hair Shop Salon. This is owned by my friend, my sister, si Lucy Britannico, who also owns Britannico Salon in Makati. Jill Stewart, maraming salamat po for my eyewear. Bernardo's Golds and Diamonds, thank you very much. I would also like to thank Basic Juicery and also Chelly Blossoms for our Marikina made, locally made bags. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ninyo sa ito, vlog namin na ito. I'm sure that you enjoyed watching our Divine Diva. You know the drill, guys. If you like it, please share and then subscribe sa mga hindi pa po nagsusubscribe. And press the notification bell for further updates. And also, guys, always remember, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much. Thank you, Michelle! Rain or shine.